Mga kasi mga babae, malaman siya, ano po. So, sige. Basa sitaw at Pusgahan natin. Sabi ni Kuya, parang last. Hello mga ka-Onyx, narito tayo ngayon sa Calapan City, sa Barangay Canubing, Oriental Mindoro. Magtatanghalian na, kaya kailangan natin magluto. Ang aming luto ng tanghalian, eto po. This is our first time no, na mag-video bilang mag-asawa. Mag-asawa? Paano yun? Ang lulutuin natin ngayong pananghalian ay ginataang kalabasa, sitaw, at very special. Patola. Pero bukod doon, meron kaming special na pansahog para sa ginataang gulay na lulutuin namin ngayon. No? Ito yung aming pansahog. Jaran! It's katang. So, alimango, no? Matabang alimango kasi mga babaeng alimango po yan. Ano pinagkaiba ng katang sa alimango? Katang is yung sa tabang galing. Tama ba? Yung sa mga mangrove. Ang alam kong katang, basta maliliit siya eh. Pero ang alimango, malalaki. Gaya nito. So, alimango yan? Yes, alimango ang tawag nila dito. Galing pa po ito ng San Jose, Occidental Mindoro. Itong alimango na to. And yung kalabasa, so na malengke ako ngayon, kasama yung sitaw. So, sa palengke galing yan dito sa Canubing, Barangay Canubing, Calapan City. And of course, yung ating patola, yan. Alam niyo ba kung saan ang galing yan? Dito lang po yan ang galing, no? Sa bakura ng aming bahay. Tumubo lang yan dito, and then namunga, ayan. Dito po nang galing yung patola na isasahog natin, ano? Ayan. Dito lang yan sa loob ng bakura namin. Meron pang bungang maliit. Ayan. Ayan yung mga patola na tanim dito. No, marami ng mga na-harvest na patola dyan. At dito ko nakuha yung patola na isasahog natin sa alimango. Ayan. At yun naman yung kasama namin si Jason. So, nagtatrabaho siya ngayon dahil hindi pa ayos itong bahay, ano. Actually, hanggang dito, umabot na yung patola na yan eh. Kaya lang, nilinis lang yan ni Jason, ano, para hindi nakasagabal sa bahay. Kaya ando na lang banda yung mga patola. Ito na yung patola natin, ano. So, yung pag-prepare nito ay inaalis lang yung kaliskis, hindi talaga inaalis yung buong balat. Kaya lang sabi nila, nari yan sa balat na yan ang masusustansyang gulay, no? Nutrients na makukuha natin. Parang galit lang iwan. Parang ayos yung pakain. Lalambot dyan yan pag nakuluan na. So kakaiba po itong alimango na ginataan. No? Paong sa version mo yan eh. Sarili naming version yan, merong patola. So, para mas malakas siya, kailangan natin view. Tignan natin kung gaano kataba. Yan! Wow! Kataba! Oo nga, taba nga. Okay. Yummy. Luto na yung sinain. Okay, hiwain ulit natin. Okay na yung sinain natin. Nag-alarm na siya. Okay. Ito marami siya. Ano lang. So yung matataba sa alimango, itong mga ganitong babae, ito po yung babae. Ito yung babae na lang muna, yan na lang malaki. Pagka babae, pag ganito po siya. Pagka lalaki naman ay light color. Mahaba. Yung kanyang, ito mahaba. Ito, ibig sabihin lalaki yan. Pagka malaki, yan, parang malapad, yan ang babae. Ano po? Malimitan lang sa alimango ang mga aligihan at matataba ay babae. Okay. Ganito. Itlog. Marami siyang itlog. Ay, egg ba tawag doon? Maraming itlog. Aligihan. Aligi. So, ito yung lalaki. Hindi siya ganun kataba, pero malaman. Malaman siya. Ano po? Parang? Para magbabahay-bahayan muna tayo. Para lang po kami nagbabahay-bahayan. Ang dami pang hulang. So, marami pa siyang kulang. So, ito ay luto-lutuan lang sa bahay-bahay. Dahil pa namin kulang sa gamit sa kitchen. Kaya, kung ano meron, go lang.
Okay. Sobrang bakante ka ng nabago. Oo, dahil bagong lipat lang po kami rito. Actually, wala pang mga gamit itong bahay na to. So, yung aming gamit na lutuan, induction cooker lang yan. Xiaomi. Xiaomi lahat. Xiaomi lahat. Xiaomi din itong rice cooker namin. Ano? Sanang Xiaomi yan. Pati cellphone, Xiaomi din. So, tikman po natin kung ano magiging lasa ng aming luto-lutuan na to. Ano? Pero syempre, ikaw mag-aasin na kayo. Ha? Ikaw mag-aasin. Baka may umalat. Mag-disappoint ka na naman. Ako daw po mag-aasin kasi masyadong maalat mag-timpla itong si Dailin. Kasi na natin. Wala akong tiwala sa asin ko eh. Okay, konti na lang. So okay lang, medyo matabang-tabang siya. No? Basta huwag lang siya sobrang alat. Pwede natin siyang dadagyan ng asin pagka kulang siya sa alat. Okay, ito mo yung aligihan. Aligihan yung ating babae. Alimango. Okay, sitaw naman yung nilagay natin. Siguro yung patola, ihuli na natin siya. No? Parang toppings na lang. Toppings na lang siya kasi masarap din yung medyo half-cook. Parang hindi ka sa ganitoan natin. Aakaw yan. Ipapailalim ko yung crab. Okay. Next natin ilalagay yung gata. Ito na yung pampakrema ng ating ginatang alimango, kalabasa at sitaw. Yan. Ganda ng kulay. Bango! Naamoy ko na. Tada! Wow! Sarap nito. Sarap. Sarap? Okay na. Tignan po natin kung ano magiging lasa nito, no? Ito lang yung first time na ginawa namin na may patola kasi available yung patola sa bakura namin at gusto namin matikman. Yeah, ang sarap. Ang dami yung gulay. For the chef. Yan, no? Aligihan. Kitang-kita ang aligi. So, hindi natin masyadong lulutuin ang patola, no? Kasi mabilis naman siyang maluto. This is my first time na makatikim ng ginataang alimango na merong patola. Usually, ang hinahalo lang sa ginataang alimango ay sitaw at kalabasa. Pero ngayon, meron siyang patola. So, matitikman natin kung gaano ito pasarap sa pangit. So, ayan na, luto na. Luto na po yung ating ginataang alimango with kalabasa, sitaw at kakaibang recipe, patola. Ayan na sa... Okay. Let's eat. The Master Chef. Tagapamalengke. Ayan po. Nakaprepare na yung ating pananghalian. Ano? Luto na yung ating ginataang alimango na may kalabasa, sitaw at yung special nating gulay. Ang patola. Patola. Husgahan. Husgahan natin. Ano? Iti-teacher lang namin yung table namin. Very special. So, ito po yung pinaka-table namin muna ngayon, ano? Very special to. So, very special table. Maliit lang, pero napagsakasyon namin lahat. Oo. Sirang plastic na upuan po yung aming pinaka-table sa aming kainan. Hinahanap po yung aligi. Ito. Yun, sarap ang aligi. Tikman po natin yung ating alimango. Una itong patola na special ng gulay na hinato natin. Tignan natin kung nagko-complement siya sa ginataang alimango with kalabasa at sitaw. Pwede. Pwede mihalo, ano? Naglalasa pa rin siyang alimango na merong gata. So, hindi nalalayo at hindi siya lumalaban ng kanyang lahat ng doon sa kabuang luto na ginataan. Alimango. Pasensya na kayo, no? Nagdamay na ako kasi pagka ganitong alimango ang ulam, ano?
Napakasarap nung kinakamay siya. Dito kami kahirap. Wala kami yung table. Marami kang bilhin table. Baka po meron gusto mag-donate dyan at pambili ng table. Baka naman po. Just comment below. Regalo nyo na sa amin. Kung titignan nyo po pag kumain kami ngayon, ano? Dati nung kami ay mag-jowa pa lang, mag-boyfriend girlfriend pa lang, napaka-formal namin masyado. Pero ngayon, wala nang hiya-hiya. Kamay-kamay. O, hindi naman tayo formal. Kahit ano lang yung pagkain, kahit ano lang. Ay, siya lang pala, siya lang pala madalas formal ako, hindi talaga never. Natatapos lang namin manangkalian ang ginataang halimahon. Kaya magpanghimagas muna tayo. So, ito yung aking panghimagas, dalawang sili. Actually, vitamins ko ito. Ito yung ginagawa natin no, everyday. Kung hindi sa umaga, sa tanghali, pag nakalimutan sa gabi, pag nakalimutan din sa gabi, sa susunod na araw na. Nihiwa ko lang 2-3 pirasong sili. Yung maliliit. Dahil napakayaman ito sa antioxidant. So, napakaraming benefits nito no, sa katawan ng tao. Kaya ginagawa ko to araw-araw. Yan. Na natin, puro sili, ano? Dahil ito yung pinaka-vitamins natin, isusubo lang rin natin siya, tsaka iinuman natin ang tubig. Let's go! Yummy! Medyo sumasayang lang siya sa dila, sa tonsil, sa lalamunan, kaya medyo mahinit siya, ano? Tsaka sa chan, mahinit. Pero napakalaki ng benefits niya sa katawan ng tao. Pero ito talaga yung panghimagas natin ngayong araw. Kung last week, puro durian, ngayon, ayan na naman yung trip niya sa buhay. Yan! Marang! Sa ng durian, marang. Pero pag maliit, uloy ang tawag nila. Ano? Uloy. Uloy? Sa so, tikman natin. Inubuksan mga na ganyan. Yes. Actually, binabalatan pala ito, no? Ayan, tapos, ganyan lang siya. Ganyan lang siya kainin? Oo, binabalatan lang siya. Ala, it looks like atis. O, parang atis, no? So, balatan lang natin siya. Ayan. Okay. Sabi ni Kuya, parang lasang kondensada daw. Mm. Really? Kuya Daniel? Mm-hmm. Sarap niya. Para siyang balat ng kamansi na gulay, wow. No? So, may pagkakahawi siya sa kamansi din. Ito na siya. Kakainin lang natin siya. Pagkain nga, parang atis nga. Kahagatin mo lang, no? So, dito sa Oriental Mindoro, maraming mga kakaibang putas din, gaya sa Davao. So, kung ano makita mo sa Davao, makikita mo rin dito sa Oriental Mindoro. Patingin ang buto niya. Ito yung kanyang buto. Ma. Ah. Lang no. 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 Go. No. Salang. Salang? Lahat na talaga pinapatikim mo sa akin. So last week, durian naman ang kinahin namin. So tumikim din siya. Kaya ngayon, marang naman, uloy. So papatikim din natin siya. Kung ano-anong challenge yung pinapakain, mga prutas-prutas na dismay. Nalala ko yung challenge mo sa amin dati ni Jam tsaka ni Nikki, durian. Durian? O ano naalala mo dun? Hindi ko talaga yun malunok. Anong lasa niyan? Uloy. Sarap, di ba? Sarap, no? Fakto lang. Pero ano, iba yung sa durian talaga na pag sa durian, di ba parang may sumasabog sa ano? Sa bibig. Sa bibig. Ito naman para siyang typical na atis, parang ganun lang siya. Okay, ayan mga ka-Onyx. So maraming salamat. Sana ay may natutunan kayo at nag-enjoy kayo sa videong ito. Maraming salamat po. Bye! Bye!